Oh, tsaka importante sa lahat, pagka pumunta kayo sa mga trail, tapos may mga dala kayong pagkain, dapat may dala rin kayong lalagyan ng basura nyo. Ito yung aking bike. GT Avalanche 29er siya. GT Avalanche. Tapos itong aking ano, gloves. Kasama yung hindi siya cut yung ano, hindi cut yung daliri kasi sa downhill, pagka sumubsob ka, mas maigi yung protektado pati yung kaduluduluhan ng daliri. Tapos ito bubuelo dito. Bubuelo, ikot. Tapos andito yung mga yan. Mahaba yan. May mga burol-burol na dyan. Yan. Yan. Tapos ikot doon sa loob. Ikot doon sa kabila. Tapos magda-downhill doon sa kabila. Tingnan natin. Subukan natin. Try kong magpatakbo doon. Yan. Actually, ayan. Malalim tapos pahaba. Ayan. Tapos meron pa doon. Dire-diretso yun doon sa taas. Doon sa taas meron downhill na mahaba. Kaya nakaka-enjoy. Masaya. Pag mahilig ka sa bike. Tsaka, ayun. Sabi ko kanina, kaya ganito ang aking gloves. Masarap siya sa kamay. Nung binili ko itong bike ko, sobrang laki siya, di ba? Kasi 29ers, tapos sobrang liit ko. Maliit akong tao. Sobrang laki ng bike. Ngayon, nung binili ko siya, ini-encourage ako ng tindahan na huwag ito ang bilhin ko kasi sobrang laki. Sabi ng tindahan na bilhin ko is yung 27.5 na size. Sabi ko ayoko noon kasi meron na akong 27.5 yung aking marine na bike. Meron na ako, so sabi ko ayoko niyan, gusto ko yung malaki. Ngayon, kaya nila ako in-encourage na bumili ng mas maliit dahil yun nga, sabi ko nga maliit akong tao. Takot sila na baka bigla ko silang balikan pag nadiskrasya ako, baka minsan-minsan magbabike kahit dalawang beses sa isang linggo. Pero kapag pag day off ko, araw-araw nagbabike ako kasi exercise ko din. Yan. Tapos dyan, papasok dito. Pag pumasok ka dito, itong pakaliwa, mga 30 to 45 minutes yan na trail. Sobrang haba. Yung sa kanan naman, nasa mga 120 meters na downhill yan. Na siguro mga 50 degrees, sobrang lalim. So, marami ng yung mga bago-baguhan lang, marami nang nadisgrasya dyan. Pero sobrang sarap niya i-drive, downhill dyan. So, pababa ako dyan. Tingnan mo, wala akong ano, wala akong jersey kasi walang budget kaya walang jersey. Ito lang. Yung trail na yan, meron pa siyang trail doon sa loob, dito sa right side ko. Yan. Galing pa ako doon sa trail. Tapos, dito sa kabilang side naman, may trail din dyan na mas matarik. Tsaka maraming ugat-ugat ng puno. Kaya medyo may, ayun o. Ayan, may trail doon. Papasok doon. Ayan. Kaya, masarap dito. Malungkot siya pero yung mag-i-enjoy ka, andito lahat. Andito yung malilibang ka. Kung mahilig ka sa sports, malilibang ka, andito lahat ng ano. Punta tayo sa kabilang trail. Sa loob na yun, sa loob.
Yan, meron pa kaliwa at saka diretso. Yan, may trail doon sa loob. Tingnan natin. Yan. Yan, ito na sa likod ko. Yan, may mga magagandang trail doon sa loob. Kung iikotin mo lahat ng trail dito, siguro mga kalahating araw bago mo maikot. Sobrang dami. Hindi naman, siguro mga 4 hours. Kaya masarap dito magano. Ah, nga. Wala akong jersey kasi walang budget. Tapos baka naka isang apple. Gito, right? Tapos uwi niya. Halos 2 oras na ako nagbike eh. Pero pahinto-hinto, hindi dire-diretso. Yung bike ko, simula nung binili ko, hindi pa nahuhugasan. Hindi pa nahuhugasan, dumi. Wala ng oras. Ah, kung bibigyan mo ng oras, meron. Pero hindi ko na maalala pagdating sa bahay. Oh, tsaka importante sa lahat, pagka pumunta kayo sa mga trail, tapos may mga dala kayong pagkain, dapat may dala rin kayong lalagyan ng basura nyo. Huwag kayong mag-iwan ng basura. Yung mga basura nyo, iuwi nyo. Huwag mag-iwan. Okay, dito sa lugar namin, pag nag-iwan ka ng basura dito, at nahuli ka, yung penalty mo, mas mahal pa sa pambili ng bike. Kaya huwag ka na mag-iwan ng basura. Dalhin mo na pabalik, baka mahuli ka pa. Let's go. Uwi na. Umalis ako ngayon ng bago mag-alauna. Ngayon nala-stress na. Uwi na ako. Pagod na ako. So, ingat tayong lahat.